So yun mga kapatid, nakabuo na po ulit tayo ng Philippine 1 peso coin series na may kasama pong new generation currency. Ayan, yung NGC coin na bago. Ayan, dahil din po sa tulong ng mga viewers natin, kaya po nabuo itong binubuo nating Philippine 1 peso coin series. At kasama rin po dito yung BSP commemorative na 1 peso coin. Okay, papaliwanag ko po sa inyo mga kapatid yung mga hindi ko binibili sa mga pisong ito. So, ito po yung unang-una mga kapatid. So, kadalasan po nang makikita yung piso na 1995 ay hindi na po kagandahan kasi medyo luma na po ito. So, yung ganitong piso na 1995 ay hindi po ako buying. Okay, punta po tayo dito sa 1996. Ayan mga kapatid. So, ito pong 1996 ay parang kagaya rin po ng 1995. So, sa 1996 ay hindi po ako buying. Okay, meron pa po akong nakareserbang mga piso 1996 at 1995. So, punta tayo dito sa 1997 mga kapatid. So, itong 1997 mga kapatid ay marami pa po ito. Madalas pa po kayong makakakita ng ganito mga kapatid. So, sa 1997 mga kapatid ay hindi po ako buying dahil meron pa po ako nito. So, dito po tayo sa 1998. So, ayan. Mamaya po, ididikit ko na po yan. At ito po yung unang nating nabuo. Ayan, mga kapatid. So, ito po ay walang NGC, ano, mga kapatid. So, mapunta tayo dito sa 1998 na piso. So, ito po, mga kapatid, ay katulad lang din po nung 1997 na kadalasan pang makikita di tulad nung 1995. So, ibig ko sabihin, mga kapatid, ito po ay mas marami sa 1995 at 1996. So, madalas kang makakakita nito mga kapatid kung ikaw ay may tindahan. So, yung mga ganito mga kapatid ay hindi po ako buying, okay? So, ayan. Punta po tayo dito sa 1999. Ang experience ko dito mga kapatid, ito bibihira na pong makita. Opo, bibihira na po itong makita sa non-magnetic na piso na may taon na 1999. Madalas ako nagpapapalit sa grocery store. Bibira po akong makakita nito. Lalong-lalo na yung magandang kondisyon. Okay? So, meron po ako nito. Sa tagal kong nagko-collect ay meron pa po ako nito. So, hindi po ako buying ng piso 1999. Okay, mapunta tayo dito sa piso na 2000. So, ito mga kapatid, napakarami pong piso 2000 na makikita sa inyong mga tindahan. Kahit bumibili kayo ay madalas po itong nasusukli. So sa piso 2000 mga kapatid ay hindi po ako buying ng piso 2000 po, okay? So sa piso 2001 naman mga kapatid. So sa 2001 na piso naman mga kapatid ay madalas pa po itong nakikita. Katulad lang din po ng piso 2000. So sa piso 2001 mga kapatid ay hindi po ako buying. Okay, punta po tayo sa piso na 2002. Ayan, mga kapatid. So, ito po ay kagaya lamang din ng piso 2000 at 2001. Madalas pa po tayong makakakita nito dahil ito po ay marami rin pong mintage. Hindi gaya ng 1995 at 1996 na medyo madalang nang makita kung ikukumpara dito sa 2000 at 2001 and 2002. Okay, hindi po ako buying ng 2002. Okay, sa 2003 naman, ayan mga kapatid. So, dalawa po yan, yung 2003 na non-magnetic at 2003 na magnetic. So, dito muna po tayo sa 2003 na non-magnetic. So, ito po ay madalas nyo pa pong makikita, no, mga kapatid, lalong-lalo na kung may tindahan kayo. Napakarami pa po nito at yung mga nag-aalok nito sa akin ay hindi po ako buying. Okay, punta po tayo dito sa 2003 na magnetic. Ayan. So, sa 2003 mga kapatid ay kadalasan din na nagkakaroon ng pros coin o pros type. So, yun po ang pwede kong bilhin sa inyo yung mga pros coin na may year 2003. Okay, tinalakay ko po yan nung mga nakaraang video ko na pwede ko pong bilhin yan sa inyo kapag po may kasamang piso na 2005. Dahil nga po, mura lamang po ang bili ko dito sa Proscoin na 2003. Ilugi po tayo sa shipping fee. Pero kung malapit po kayo sa area namin, ay pwede ko pong daanan ang area nyo para mabilhan ko po kayo.
Okay? So, ito pong piso na 2003 magnetic ay hindi po ako buying. So, yung Proscoin lamang po. Panoorin nyo po yung video ko patungkol sa mga Proscoin at commemorative. Okay, hindi po ako buying ng piso 2003 na magnetic. Punta po tayo dito sa 2004. So, itong piso na 2004, mga kapatid, ay kadalasan po, aakita kayo nito, mga kapatid, ng mga uncirculated pano, mga kapatid. Dahil marami pa po ito at kadalasan ang nakikita kong ganito ay mga bago pa at makikinang pa. So, yung mga ganito ay hindi po ako bumibili dahil ito po ay very common at marami pong mintage. Okay, mapunta po tayo dito sa 2005. Ayan. So, ito po yung pinakamahirap hanapin sa piso. So, tandaan nyo po mga kapatid para po sa mga bago lamang dito sa ating channel. Ayan, ito po yung binibili kong coins, yung piso na 2005. So, ito po yung pinakamahirap hanapin sa piso, kaya ito po yung pinakang target ko na kolektahin. So, kung makakakita kayo nito mga kapatid, ay itago nyo po at ingatan, huwag nyo pong ibabaksa. Dahil po, pag yan ay marami ng hairline scratches, ay hindi na po ganun kaganda ang collector value. Okay? So, punta tayo dito sa 2006 mga kapatid. So, ito po ay semi hard to find. Ibig ko sabihin mga kapatid ay medyo mahirap hanapin sa mga piso. So, kung yung 2005 po ay mahirap hanapin, pinakamahirap hanapin sa piso, ito po yung pangalawa. Pwede kong bilhin yan sa inyo mga kapatid kung may kasama pong piso 2005. So, ito po kasi mura pa po ang collector value. Kung malayo po kayo, ay kung isang piraso lamang, ay lugi po tayo sa shipping fee. Pero kung may kasama po na 2005, ay pwede ko na pong sagutin ang shipping fee, okay? So, punta tayo dito sa 2007, ayan. So, para po sa mga nag-aalok sa akin ng piso 2007, so, hindi po ako buying nito mga kapatid dahil masyado pa po itong madami. So, marami pa pong nagkalat na ganito. Kaya, ito po ay hindi po binibigyan ng collector value. Okay, punta po tayo sa 2008. So, sa piso 2008 mga kapatid ay kadalasan pang makikita. Pero hindi na ganun karami ang mintage nito mga kapatid. Dahil sa experience ko, ayun nga, nagpapapalit ako sa grocery store. Kapag naghahanap ako, ay madalang ko nang makita itong piso 2008. So para po sa mga nag-aalok sa akin ng piso 2008, hindi po ako bumibili ng mga ganitong year, okay? Okay, punta po tayo sa piso na 2009. Ayan. So, sa piso 2009, mga kapatid, ang dami pong nag-aalok sa akin ng ganitong year. So, para po sa mga nag-aalok sa akin ng piso 2009, hindi po ako buying nito, mga kapatid. Very common po ito at kadalasan pa po itong makikita sa inyong mga tindahan at kadalasan din po itong naisusukli sa atin. Okay? So, hindi po ako buying nito, mga kapatid. So, punta tayo sa 2010. Ayan. So, yung mintage ng 2010, mga kapatid, sa palagay ko, ito po ay sobrang dami pa. Dahil kadalasan po akong nakakakita nito kapag po ako nagpapalit at naghahanap po ako ng mga hard to find and semi hard to find coin. Hindi po ako buying nito, mga kapatid. Okay? So, punta tayo sa piso na 2011. Sa piso 2011 naman mga kapatid, so kadalasan mga kapatid makakakita tayo nito mga uncirculated pa, bagong-bago pa ano mga kapatid. Kaya ito po ay sobrang dami pa. Para sa mga nag-aalok sa akin ng piso 2011, hindi po ako buying nito. Okay, punta po tayo sa piso na 2012. So ayun, kagaya lang din po ito nung 2011 ano mga kapatid. Madalas tayong makakakita nito uncirculated pa. Okay, yung makinang at magagandang klase pa. So, very common po yan. Sa 2013, ganun din po. Napaka-common po ng bariyang ito. Madalas po akong makakita nito. Napansin ko lamang po dito sa 2013 ay makikita nyo dyan na medyo malabo po talaga ang pagkakaprint dito sa piso na 2013. So, very common po ito mga kapatid at hindi po ako buying, okay? So, dito po tayo sa 2014. So, ito po ay very common din kagaya ng 2013, okay? Sa 2014 ay kadalasan makakita ka ng mga error coins dito sa 2014. Okay? So, kapag nakakita kayo ng kakaiba,
dito sa year 2014 ay pwede nyong isend sa akin at tignan natin kung pasok yan sa mga error coins na aking binibili. Okay, ganun din sa 2015 mga kapatid. Kadalasan din nagkakaroon dito ng mga error coins. Okay, kadalasan akong nakaka-encounter sa 2015 ng error coins, pati na rin sa 2014. Okay, dito tayo sa 2016. Ayan. So, itong 2016 ay parang kapatid lamang din ng 2014 at 2015. Okay? So, kadalasan dyan sa apat na yan, pati na rin itong 2017, nagkakaroon niya ng error coins. Kadalasan dito tumatama yung mga error coins. O, i-check nyong mabuti mga kapatid, baka makakita kayo nun ng mga error coins. So, punta tayo dito mga kapatid sa NGC. Ayan. So, ito po mga kapatid ay semi-hard to find at hindi rin po basta-basta nakikita. So, kadalasan sa mga NGC coin na inyong makikita ay yung 2018, ano mga kapatid. So, itong 2017 na semi-hard to find ay pwede kong bilhin sa inyo mga kapatid kapag may kasama pong piso na 2005. Pero kapag isang piraso lamang po na 2017, pwede kong bilhin sa inyo kung malapit po kayo sa area namin. So, ito po yung isa sa NGC coin na pwede kong bilhin sa inyo. Okay, punta po tayo dito sa 2018 na Frost. So, ayan guys, makikita nyo naman guys na talagang Frost coin siya mga kapatid. At sa likod, ayan, ganun din yung kinang niya. So, ayan po yung tinatawag na Frost coin. Ayan, may kakaibang kinang at may kakaibang liwanag. Ayan. So, kasama po yan sa NGC coin na binubuo natin. So, ayan. So, punta tayo dito sa 2018 na low mint mark. So, ito po yung low mint mark na 2018 at ito po ay very common mga kapatid. Very common talaga ito mga kapatid. Para po sa mga nag-aalok sa akin ito, hindi po ako bumibili ng common coins. Manood po kayo ng video at makinig po kayong mabuti kung gusto nyo pong magbenta ng mga coins at kung gusto nyo pong mag-collect ng coins ay pag-aralan nyo pong mabuti. Okay? So, hindi po ako buying nito mga kapatid yung 2018 na common coins. So, punta tayo dito mga kapatid. Ayan. So, ito po yung may pinagkaiba sa NGC coin na 2018. So, ito po mga kapatid ay may konting mintage lamang. At sabi ko nga sa inyo, aralin nyo po at baka hindi nyo po napapansin yung pagkakaiba ng 2018 na to dito sa 2018 na low mint mark. So, ito po ay hindi po basta nakikita. So, ito po mga kapatid, yung 2018 na may high mint mark ay pwede ko pong bilhin yan sa inyo kung may kasamang piso na 2005. Ayan. So, kasama po ito sa aking kinokolek. So, punta po tayo dito. Ayan. Ito pa yung isa mga kapatid. So, madalas po akong nakakatanggap at nakaka-receive ng mga nag-aalok sa akin ng ganitong coins. So, ito po ay very common mga kapatid. 2019 na may upper mint mark. Ayan yan. 2019 na may upper mint mark. So, ito po ay kadalasan pong nakikita, mga kapatid. Lalong-lalo na kung may tindahan po kayo. Madalas po kayong makakakita nito, mga kapatid. So, ito po ay hindi po ako bumibili ng mga ganitong common coins. Ayan. So, yung mga semi-hard to find lamang po ang binibili namin, mga kapatid. 2007, 2017 na NGC, at yung 2018 na high mint mark. Pag-aralan nyo po yan mabuti mga kapatid. So, ito pong 2019 na low mint mark. Ayan. So, ito po ay kabilang rin sa semi hard to find. Pero napakarami po nito mga kapatid. Okay, ang binibili ko lamang sa NGC, tandaan nyo po, yung 2018 na may high mint mark at yung 2017 na semi hard to find. So, yan lang po yung binibili ko sa NGC. So, punta po tayo dito sa commemorative coin, mga kapatid. So, ito po ay si Jose Rizal, 150 years, 2011. At ito po ay si Horacio de la Costa, 100 years. At si General Artemio Ricarte, 150 years. General Isidro Torres, 150 years. At yung Asian 50 na commemorative.
So, itong limang ito, mga kapatid, ay pwede kong bilhin sa inyo kung may kasamang 2,500 na piso. So, hindi po ako bumibili ng mga pira-piraso na ganito dahil mura lamang po ito, mga kapatid, lalong-lalo na kung circulated na yung mga commemorative coin ninyo. So, yun lang mga kapatid. Sana po nagustuhan nyo yung ating tinalakay patungkol dito sa Philippine 1 peso coin series na may kasamang new generation currency. Ayan. So, ito po yung isang nabuo ko. Ayan, wala pong kasamang NGC coin. So, ito po, nag-improve na siya. May kasama ng NGC coin. So, bali dalawang set na po yan. At marami na rin po tayong nabuong set na naipamahagi sa mga ibang collector. Panoorin nyo lang po yung mga video natin patungkol sa mga iba pang coins na aking binibili at paper bills. So, maraming salamat po and good luck. Happy hunting, good vibes.